Ayan, sagot lang tayo ng isang tanong dito sa akin. Medyo fresh. 56. Tanong niya dito ay, astang po, kung babawasan pa ba ng employer ko yung bayad sa akin ng SSS sa sickness ko? Sagutin natin yan. Hello, I am back. Ayan, sasagutin ko lang yung tanong kanina. So, yung tanong niya is yung kung babawasan pa ba ni employer yung matatanggap niya or makukuha niya from SSS. So, ang sagot dito ay hindi. Bakit? Kasi yung sickness na yon ay from SSS, hindi from employer. So, benefits ito ng empleyado sa mga SSS member. So, kung ikaw ay member na SSS at makakuha ka ng sickness payment, ito ay bayad sa iyo na SSS at ito ay benepisyo mo dahil member ka nila. So, kung babawasan pa ito ni employer, ang sagot dito ay hindi. Dahil hindi si employer ang nagbayad, kundi si SSS. Yes, oo, empleyado ka nila, pero ang nagbayad nun ay si SSS, hindi si employer. So, may mga cases kasi na minsan akala natin binawasan ni employer kasi ang akala natin computation ganito, yun pala ay hindi. Like example, pag sinabi kasing nag-file ka ng sickness ng 5 days, so expected mo kung ang daily mo ay 537 times 5, tapos ang makukuha mo lang ay 525, expected may 25, tapos ang nakuha mo lang ay 18, akala mo pinawasan, pero hindi. Kasi ang sickness from SSS ay may sariling table computation. Hindi natin masasabi kung binawasan, pero sa ganitong scenario, si employer ay hindi nagbabawas at hindi dapat magbawas kung ano yung makukuha ni employee na benepisyo from SSS. Pero sa company po kasi namin, once na na-notify na approve yung days, kung ilan yung na-approvehan days dun sa sickness or sa sick leave namin, in-advance na to ni employer sa amin. Pero minsan, depende. Kunwari, sa case ko, kasi ako nag-maternity leave. Those almost same lang naman yun. Nag-maternity leave ako, sickness leave, ganun din naman yun. Nag-maternity leave ako, so approve kung ilang araw tsaka kung magkano yung computation. So, nang na-validate nun kung ilang araw or ilang yung approved day sa akin, binayaran na ako ng buo in advance na. Kasi sa kanila at babagsak naman yung cheque eh, or yung payment ni SSS sa akin. Kaya sila na nag-advance. Pero hindi ibig sabihin nun, binawasan. Basta, sa totoo lang, before, nang ako din bago, na nag-file ako ng sickness dahil nga nagkaroon ako ng psoriatic arthritis, 14 days yung approved nun. Tapos, syempre, expected ko yung salary ko per day times 14 days. Ayun yung makukuha ko. Tapos, syempre, nakuha ko sa kong, hala, binawasan! Ang rate ko ganito, tapos bakit parang nag-fall lang siya sa 400 plus, eh yung rate ko above minimum sa 500 something, ganun. Tapos dun ko nalaman na hindi siya binawasan. So, kung tingin nyong binawasan, better, try nyo rin computing yung kung paano nga ba kunin yung sickness or maternity computation. Basta sa ganitong scenario, once na binayaran ka ng SS or binigyan ka ng SSS ng sickness or payment dun sa leaves nyo na under ng SSS, hindi na ito babawasan ni employer dahil kay SSS po ito. At benepisyo natin ito tayong miyembro ng SSS sa kanila. Okay? Ayun, sana may natutunan. Pasensya, hindi ko ganong mapaliwanag ng maayos kasi hindi ko totally alam kung paano yung under ng ganitong mga scenario. Kasi more on payroll competition lang talaga ako sa timekeeping. Pero medyo may onting alam ako tungkol dito. Pero yun, hindi siya talaga babawasan ni employer kasi sa SSS yung nagbayad. Ayan, kung may mga iba kayong tanong, pwede naman po kayong mag-comment. Sasagutin ko ulit ng video. Pero huwag niyo pong kakalimutan i-subscribe ako. Thank you!